Sa mga balitang mayroong pag-asa, dalawang magkasabay na Bible-based moral recovery seminar isinagawa ng mga Adventista sa Camarines Sur at Sorsogon. Spiritual retreat masayang dinaluhan ng Adventist Church leaders sa South Palawan districts. Relasyon ng mga mag-asawa lalong tumibay sa banquet na pinangunahan ng ASI Batangas Chapter. NPUC Communication Department ginanap ang kauna-unahang short filmmaking bootcamp sa Lipa, Batangas. Spiritual Enrichment Program o pagtitipon ng mga kababaihan ng Lutukan Seventh-day Adventist Church nagpatibay sa kanilang samahan at pagkakaisa sa paglilingkod. Mga Adventistang kabataan sa North Central Ilocos Norte District masayang nagsama-sama sa dalawang araw na camping. Kauna-unahang church-based Pathfinder Campery idinaos ng Northeast Luzon Mission. Adventist Community Services at Presswood Team magkasamang nagsagawa ng mga medical mission sa dalawang lugar sa Pangasinan. Lahat ng iyan iyahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng mga balita at pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Magkasabay na idinaos ng mga Adventista ang dalawang malaking pangaral o Bible-based Moral Recovery Seminar sa Camarines Sur at Sorsogon. Sa pangunguna ng Diyos, ang nasabing mga seminar ay kinapulutan ng pag-asa at matagumpay na naghatid ng maraming tao na nagpabautismo. Ang balitang may pag-asa ay ihahatid ni Cookie John Rafalio. Magkasabay na malakihang pangangaral ang isinagawa sa teritoryo ng Southern Luzon Mission na nagbunga ng mga bagong kapananampalataya kay Kristo. Narito ang aking ulat. Kilala ang mga Adventista bilang mga mananampalatayang masigasig na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Kaya naman, sa pangalawang buwan ng taon, magkasabay na inisyatibong pangangaral ang isinagawa sa probinsya ng Camsur at Sorsogon. Sa tulong din ng mga kapatiran sa pamamagitan ng care groups, ay naibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa pinakamadaling pamamaraan. Tayo nagpapasalamat sapagkat atin tong naidaos ang ating pag-aaral na may kinalaman sa tema na si Kristo'y nagliligtas. Sa ating kapanahonan ngayon, kinakailangan ng ating Kristo ang siyang maging sentro ng ating buhay sapagkat siya lamang ating tanging tagapagligtas. So this is the idea of salvation for dummies. Kaya makikita niyo yung tagline nakalagay diyan ay the process of salvation made easy to understand, no? Kaya ito yung po natin, everybody is a dummy when it comes to the topic of salvation, no? Pero somehow merong mas nakakaintindi by study and by experience, so we need to share it, no? Tulungan natin yung iba na mas madaling maunawaan yung proseso ng kaligtasan. At sa loob ng isang linggo na pag-aaral ng mga katotohanan, 79 na mga inaalaga ang kaibigan ang tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Simula nung narinig ko ang kanilang mga sinabi tungkol sa Panginoon ay dito po ngayon nagpapabinyag po ako para tuloy-tuloy na po yung pagsasamba ko sa Panginoon at sana marami pa po akong malalaman. Nais ko pong i-share sa mga kaibigan ko, sa lalo na po sa pamilya ko, sa mga kakilala ko, sa mga kasalamuha ko, sana po ay makakatulong po ako sa kanila na malaman po ang tungkol sa Panginoon. Akin itong mensahe sa ating mga tagapakinig na nagpasayang tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas ay inyong papagtibayin ang katotohanan ng inyong natanggap. Ating nakilala si Kristo na siyang namatay para sa atin, siya'y nabuhay, umakyat sa langit at siya'y muling darating. At ang ating kapasyang tanggapin siya ay ating papagtibayin sapagkat hanggang sa siya'y dumating, naway masumpungan tayong nagtutumibay sa ating pananampalataya at sa katotohanan ng ating tinanggap mula sa ating dakilang Panginoon. Ang Panginoon ay nagagalak na masumpungan tapat na nakikilahok ang bawat isa sa gawain na patuloy nagbubunga ng mga taong tumatanggap sa Kanya.
Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning makapagatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Cookie John Rafalio nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Tinipon ng Palawan Mission sa isang weekend retreat ang mga Adventist local church leaders mula sa dalawang distrito ng South Palawan. Ang kanilang naging programa doon ay nagbigay sa budhing church elders and officers ng bagong sigla at inspirasyon sa patuloy nilang paglilingkod at pangangasiwa sa kanilang mga simbahan. Ang iba pang detalye ng kanilang spiritual leadership retreat nasa balitang may pag-asa ni Eugene Joy de la Cruz. Sulit ang buong weekend ng mga church leaders na dumalo sa Spiritual Leadership Retreat, isang full-packed program ang hatid ng Ministerial Department ng Palawan Mission. Ito ay sa pangunguna ng kamakailang naging bagong Ministerial Secretary na si Pastor Ramil Rey. Pagkasamang natuto at na-inspire ang mga elders, deacons at deaconesses mula sa dalawang distrito ng South Palawan, ang Tacras at Nara. Ako po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng ating Palawan Mission sapagkat binigyan po ng pansin ang ganitong seminar training sa ating mga elders, deacons and deaconesses na sa pamagitan po nito ay patuloy mahasa ang kaalaman ng ating mga leader ng iglesia. Sila po ang key persons ng ating iglesia para mapangalagaan ang spiritualidad at kayo din ang mga kaanib na lumago sa lahat na aspeto ng buhay. Layunin ng Ministerial Department na mas maisaayos ang pangunguna ng mga church leaders sa iba't ibang iglesia sa buong Palawan, kaya't sinimula ng programang ito. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapaunawa sa kanil-kanilang mga responsibilidad at kahalagahan ng mga ito sa malaking gawaing ipinagkatiwala ng Diyos. Maaliwalas at swak na lugar din naman ang Jade's Farm sa Calatigas, Nara para sa lahat ng lectures at activities. Natutuwa kami dito at nai-inspired kami sa nangyari kasi dinutugon ng Panginoon yung desire namin na matangkilik ito ng Adventist community kasi may challenge na minsan naghahanap tayo ng venue at minsan alanganin ang environment para sa atin, sometimes hindi nagiging favorable. Mula araw ng Biyernes hanggang buong Sabado ay siguradong baon-baon ng mga church leaders ng mga iglesia ang karunungang hatid ng mga spiritual inspirations, group sharings at iba't ibang lectures. Kasama rin si Pastor Nathaniel Contreras na nagbahagi ng mga mensaheng kanya pa rin nasa puso mula sa kanyang mga paglilingkod noon bilang ministerial secretary. Ika nga ni Pastor Jubella Gariza sa kanyang commitment message ay hindi madali ang manguna sa iglesia sapagkat ito ay puno ng mga balakid. Ngunit ito'y mapapagaan kung nakatuon lamang sa paglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Ako nagpapasalamat bilang isang elder na babae. Malaki ang may tutulong nito sa leadership kasi first time kong umattend ng leadership seminar at parang nadagdagan yung aking spiritual, encourage ako masyado sa pangunguna sa ating iglesia. Throughout the lesson na aking napakinggan sa ating pong mga pastor, nakakuha po ako ng isang napakagandang oportunidad na matuto na meron palang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng basta-basta. Dapat meron talagang pagpaplano. Pag-uwi ko sa aking church ay maaaring i-implement yung pagpaplano sa lahat ng programs at gagawin. Mula rito sa Calatigas, Nara, Eugene Joy de la Cruz naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Nagsama-sama sa isang banquet o pagsasalo-salo ang mga Adventistang mag-aasawa kasama ang kanilang non-Adventist couple friends. Ang nasabing banquet ay ginanap sa pangunguna ng Adventist Layman Services and Industries o ASI Batangas Chapter. Alamin ang mahalagang layunin ng nasabing banquet sa balitang may pag-asa ni Cherry Fabiala. Namumulang mga kasuotan at nagtitingkarang mga ngiti ang sumalubong sa pagsasagawa ng couples banquet sa pamumuno ng Adventist Layman Services and Industries o ASI upang pagtibayin ang relasyon ng mga mag-asawa sa lalawigan ng Batangas sa Lugtian Resort and Restaurant, San Sebastian, Lipa City. Ang pagtitipong ito na may temang Heartbeat Harmony, an affair for love and health ay pinamunuan ng ASI Batangas Chapter upang magkaroon ng koneksyon at pagkakakilanlan ang mga grupo ng mag-asawa hindi lamang sa loob ng simbahan. Naging pagkakataon na rin ito upang makipagkaibigan sa mag-aasawahan sa iba't ibang pananampalataya at paniniwala. Yunin po na pagkakit ito ay upang may pakilala kung ano ang ASI, Adventist Layman Service Industry,
na kung saan ang mga kapatid ay nag-invite ng mga businessman, mga professional para may pakilala sa kanila kung ano kahalaga ang isang tulad ng isang businessman na kasama nila dapat ang Panginoon. Sa iba't ibang distrito ng Batangas, nagsama-sama ang mga pares na mag-aasawa mula sa 1 taon hanggang 50 taong nagsasama upang ibahagi ang pag-ibig at pagpapala sa kanilang mga relasyon. As ang sekreto naming mag-asawa, unang-una sa aming buhay nakasentro ang Panginoon. Talagang yan ang kwan. Kahit kami bago pa lang sa pananampalataya, kami 2 taon pa lang, pero hindi naman bago sa amin ang aral ng Adventista. Kaya nung kami magkasal, parang yun pa rin ang nadadala ko. Kaya yung buong pamilya namin, ang mga anak ko na kaliliitan. Give and take. Yeah. Yan ang sikreto. At least number one is respeto sa isa't isa. Napuno ng mga inspirasyonal na mensahe tungkol sa pag-ibig at kalusugan. Mga musikang nakapagpagaan ng mga damdamin at aktibidades upang makapagtatag ng pagkakaibigan sa mga nagsidalo. Excited kami kasi hindi namin, ngayon lang first time namin maka-attend dito, tsaka bilang mag-asawa po. Yan. Masaya naman kami, at least meron kaming social, nakikipag-socialize kami sa mga tao. Kahit di pa kami, hindi kami Adventists. Happy po na nagkaroon kami ng opportunity na maimbitahan po dito sa banquet na ito. At magkaroon po kami ng experience, tsaka parang nakaka-excite po. Nagsagawa din ng lektura ukol sa mga interaktibong diskusyon sa pamuna ng mag-asawang Pastor Dave at Chanel Florence Ann Pedrosa. Naging pagkakataon din ito upang ibahagi ang kanilang mga profesyon at panghangad na makatulong sa mga proyekto ng organisasyon. Nagpaunlak rin ang Vice Mayor ng Mataas na Kahoy na si Honorable J. Manalo Ilagan sa pamamagitan ni Ginoong Don Linato na nagbigay suporta sa aktibidad ng ASI Batangas Chapter. Papasalamat po ako sa lahat ng mga kapatid na nag-join, gayon po sa mga invite po nila ng mga kaibigan nila, at sana po mas marami po tayong program na pagsamahan sa mga darating na mga araw. Ang akin pong wish, sana ang ating pong mga relasyon bilang mag-asawahan ay mas lalo pang magtumibay, napuno ng inspirasyon at panibagong pag-asa ang mga dumalo upang magkaroon ng malusog at kasiyasiyang magsasama. Nawa, tulad ng mga nagiging karang mga ngiti nito ay magsilbing indikasyon ng rekonasyon sa espiritualidad at pagkakilala sa Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Jennifer Gano Fabiana, nag-uulat para sa Hope Today, NTUC News. Idinaos ng North Philippine Union Conference Communication Department ang kauna-unahang short filmmaking bootcamp sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City. Doon ay kinapulutan ng aral at motivation sa pag-produce ng mga mission and conversion stories ang mga kaalaman at kasanayang ibinahagi ng mga Adventistang eksperto sa larangan ng film production. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Myra Jim Taniedo. Isinagawa ng North Philippine Union Conference Communication Department ang kauna-unahang short filmmaking bootcamp sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City, Batangas, sa pangungunan ng NPUC Communication Director at Hope Channel Philippines President na si Pastor Joel Sarmiento. Ang bootcamp ay umani ng buong suporta mula sa siyam na misyon at konferensya sa Luzon at dinaluhan ng nasa 70 mga delegado. Ang kaganapan ay nagdalayong mapagbuti ang kakayahan ng mga media team at volunteers sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga advanced na kaalaman tungkol sa iba't ibang aspeto ng video production, nang sa gayon sila ay makapag-produce ng mga broadcast quality conversion and mission stories na maaring ipalabas sa TV at social media platforms. Sa buong bootcamp, ang mga espesyal na bisitang lecturers ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa video production. Ang mga delegado ay natuto mula sa mga mainstream media professionals na sila Director Jericho Filomeno, Michael Caroro at Jemroy Fuentes, TV commercial actor na si Valentino Filomeno at makeup artist na si Grace Filomeno, na nagtuturo sa kanila tungkol sa paggawa ng plot, pagsusulat ng script, lighting, videography, cinematography, acting tips at pagmi-makeup. Ang mga ito ay nakatulong na malaki upang mapabuti ang kanilang mga kakayahan at magkaroon ng mas malalim na kaalaman sa proseso ng filmmaking. Ang workshop na ito ay nagbibigay daan sa mga delegado upang magamit ang kanilang natutunan sa pamamagitan ng aktibong pakikipag-ugnayan sa isa't isa
at pakikipagtulungan sa Group Video Production Project. Sa huli, sila ay matagumpay na nakapag-produce ng 13 minutong short films na nagpapakita ng pag-asa at pangunguna ng Diyos. Sa nasabing video output, sila ay nagpakita ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang mga kakayahan sa filmmaking at nagtamo ng bagong sigla para sa paglikha ng epektibong video material. Ang 3 araw na filmmaking bootcamp ay nagmistulang isang bagong batayan para sa paghuhubog ng mga talento na gamitin sa malawak na gawain ng communication at media ministries. MPUC Communication Team, chosen for mission! Woo! Layo ni maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako si Myra Jim Tanyedo para sa Hope Today, MPUC News. Masiglang nagtipon sa isang gabing spiritual enrichment program ang mga kababaihan sa Lutukan Seventh-day Adventist Church sa Riaya, Quezon. Doon sila ay nagkaroon ng open forum tungkol sa kanilang mga karanasan kasama ang Diyos na nagpatibay sa kanilang pananampalataya, samahan at pagkakaisa sa paglilingkod. Ang iba pang bahagi ng kanilang pinagpalang programa nasa balitang may pag-asa ni Cheryl Joy Rivera. Isang programa ang ginanap ng Women's Ministry, ang Spiritual Enrichment na pinangunahan ni Ginang Lita Ocampo sa kanyang tahanan sa Lutukan Highlander sa Riaya, Quezon. Layunin ng naturang programa na palakasin ang espiritual at pananampalataya ng bawat kababaihan upang maihanda at madalisay ng kanilang puso sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hinimok at aktibong makilahok sa mga gawain ng Panginoong Diyos at magkaroon ng prayer band, pangalagaan ang sariling kalusugan at dalawin ang mga kapwa kababaihan upang maiwasto ang mga kakulangan lalo na sa espiritual at magdalahan ng mga pasanin ng isa't isa. Sa pasimula ng programa sa pamamagitan ng devotional, musical offering ni Kathy Romo, kasunod ang mensahe ni Daisy Manalo, kanyang idiniin na dapat matuto sa lahat ng mga bagay, pangyayari o kalagayan ng ating buhay at musical offering ni May Bendia bilang tugon sa naturang mensahe. Nagkaroon ng question and answer portion ang bawat grupo sang-ayon sa bawat karakter ng mga kababaihan sa Biblia at binigyan ng sharing ng mga karanasan sa buhay at kung paano isa kabuhayan at refleksyon ng mga naturang mga karakter. Nagbigay din ng kanya-kanyang sharing ang bawat isa, naging emosyonal habang sinasalaysay ang kanilang mga karanasan sa buhay na nagbigay aral at inspirasyon upang magamit sa ikatitibay ng bawat isa. Kaisa din si Ginang Doning Binabay, 87 anyos na nakilahok at nagbahagi ng kanyang masalimuot na pinagdaanan sa buhay. Sa commitment ni Ginang Joy Rivera, kanyang idiniin ang pagtatalaga ng sarili at oras para sa Panginoon. Pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi, palaging taimtim ang pananalangin upang lalong lumalim ang relasyon sa Panginoong Hesus at panghawakan ang kanyang pangako gaya ng nasusulat sa Juan 15 verse 5. Sa kabila ng mga mapapait at mahihirap na pagsubok sa buhay, laging alalahanin ang Panginoong Diyos na napakabuti at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak na may mga masidhing pangangailangan. Sa pagtatapos ng programa, naging masaya ang lahat at lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Ay nagpapasalamat kami sa Panginoon, gayon din sa mga kababaihan ng Lutukan na tumugon sa aming panawagan. Nagkaroon kami ng spiritual enlightenment na kung saan nagkakaroon ng patibayan sa pananampalataya. Na kami ay nagkaroon ng mga personal na testimony na naging emosyon, ang iba'y masaya, naging matagumpay ang programang ito. Layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Cheryl Joy Rivera, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. 2 araw na camping ang dapat sana'y isang piging o banquet ang naging programa ng mga Adventist ng kabataan sa North Central Ilocos Norte District. Doon ang kanilang camping na idinao sa tabing dagat ng Kadaratan, Bacara ay napuno ng masaya at pinagpalang karanasan. Ang iba pang detalye tungkol dyan, balitang may pag-asa ni Diosdado Estranio.
Ang dalawang araw na kamping na idinaos sa kadaratan Bacara, Ilocos Norte ay naging daan upang ang layuning mapasigla ang kanilang pakikibahagi sa iglesia at mapaigting ang relasyon ng pagkakapatiran kay Kristo ay sinagawa at nilahukan ng Adventistang kabataan mula sa walong iglesia. Sa tuwing daraan ang buwan ng Pebrero, palagi ang ginaganap ang hinihintay ng maraming kabataang Adventista ang piging o banquet sa buwan ng mga puso. Datapot naging kakaiba ang naganap sa distrito ng North Central Ilocos Norte. Ang planong banquet ay naawi sa dalawang araw na kamping. Ang bahagi dito ay ang tinatawag na all-comers meet na nilahukan ng mga elders at mga kapatid. Ang sarap tumulong ng mga kabataan natin bilang elder at saka advisor. Ibuhos natin lahat ng mga tulong natin. Kasama ng mga kabataan na mainit na nakilahok sa mga larong ginanap kahit na ang panahon ay lubhang mahangin sa tabi ng baybayin. Nangyari ito sa dahilang nais ng mga kabataan na magpatuloy ang init ng kanilang pagsasama-sama bilang mga kabataan sa distrito at magsanay sa pakikibahagi sa gawaing paglilingkod sa iglesia. Ang layunin nito ay para mag-build ang tiwala sa sarili, pamumuno sa church at especially po para mabuo ang samahan ng mga kabataan. Mga magandang karanasan ko sa dito sa camping. Yung pag-worship natin kadawang sa worship natin, naiwin natin yung pagkakaisa namin ng mga TY Paso. Tapos, pag nabigyan ka ng part test, doon natitrain ka doon sa na makipag-participate sa program natin. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Mula dito sa Bacara, Ilocos Norte, ako si Diosdado Estranio, nag-uulat para sa Hope Today in PUC News. Idinaos ng Northeast Luzon Mission ang kauna-unahang church-based Pathfinder Campery sa Gabriela Silang Difon Quirino noong March 1 to 3 ngayong taon. Ito ay masayang sinalihan ng mahigit 80 Pathfinders mula sa mga distrito at Adventist local churches sa buong mission na mayroong mga aktibong Pathfinder and Master Guide program. Ang layunin ng kanilang masayang campery, alamin sa balitang may pag-asa ni Janelle Bubod. Ginaganap dito sa Gabriela Silang Difon Quirino ang kauna-unahang Nelmwide Church-based Pathfinder Campery na may temang Chosen. Ang kaganapan ay nagsimula sa ikauna ng Marso at matatapos sa ikatlo. Ito'y pinaunlakan ng mensaheng may dalang inspirasyon ng butihing pastor na si Pastor David Morado, ang NPUC Adventist Youth Director at ang pangunahing tagapagsalita sa pagtitipon na ito. Pinupuri natin ang Panginoon sa initiative ng Youth Department through the leadership of Pastor Jupiter Jacinto and the support of the administration and the directors. At ang ating encouragement sa ating mga Pathfinders, especially mga kabataan sa mga local church, kayo po ay mag-involve sa programang ito sapagkat isa ito sa unique program ng ating local churches. We are making history this time. Ito ay ang kauna-unahang church-based Pathfinder Campery ng Northeast Luzon Mission. At ito ay upang i-acknowledge ang bawat distrito and churches having Pathfinder ministry. No, ito rin ay isang fellowship ng ating mga Pathfinder and Master Guides na ang buong mission. Higit sa 80 mga Pathfinder delegates mula sa iba't ibang simbahan at distrito ang nagtipon upang makibahagi sa mga gawain at pag-aaral ng nasabing campery. Nagkaroon ito ng iba't ibang aktibidad at pagsasanay na naglalayong mapalalim ang espiritual na ugnayan at pag-unlad ng mga kabataang kasapi. So we are beyond blessed po dahil nakasali kami sa first ever Nelm Pathfinder Camping. At dahil dito, natutunan namin maging disiplinado, maging irespeto ang kapwa at maging friendly po. Sama-sama nating ipagdiwang ang pagkakaroon ng pagkakataon ng mga kabataang magtipon-tipon para sa patuloy na paglago ng kanilang pananampalataya. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Janelle nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.
Masayang naglingkod sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga medical outreach program ang Adventist Community Services ng Northern Luzon Mission. Nakatuwang nila ang Presswood Medical Team sa paghahatid ng mga libreng gamot, serbisyong medikal at dental sa mahigit 500 residente ng 2 barangay sa Bayambang at Bolinao, Pangasinan. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Marjorie Arisgado. 2 makabuluhang medical outreach program ang idinaos ng Adventist Community Services sa 2 magkaibang lugar sa Pangasinan. Sa pangunguna ng Presswood Medical Team, nagtagumpay ang mga kaganapan na naglalayong makatulong sa buong pangkalusugan sa buong barangay. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad sa pakikipagtulungan ng mga kapatid ng mga Adventist sa lugar. Sa tulong ng mga doktor at volunteers mula sa Presswood Medical Team, mahigit sa 500 residente ang nakatanggap ng libreng tuli, check-up, masahe, surgery at mga gamot. Pinangunahan naman ni Priscilla Wood, ang founder ng Presswood Medical Team, ang nasabing misyon. Ayon sa kanya, bagamat hindi siya marunong mag-preach, nais niyang ikalat ang ebanghelyo sa pamamagitan ng medical ministry. Ang medical ministry, dahil hindi ako marunong mag-preach, I want to spread the gospel also through the ministry of healing. And that's all that I know is healing. Nagpasalamat naman ang mga barangay health worker ng Manambong Parte, Bayambang, Pangasinan at Guyoden, Bulinao, Pangasinan sa natanggap na tulong mula sa medical mission. Nagpapasalamat kami at napiling yung barangay naming tulungan. Kasi marami ang nangangailangan din ng mga serbisyo nyo tulad ng medical kasi maraming mahirap ang buhay dito. Kaya salamat, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa medical mission na to, sa panguna ng Presswood Medical, sir. Lalo na po sa mga doktor na pumunta dito na galing pa sa Baguio. Kakaiba po yung medical mission na to kasi mayroon pong surgery at saka yung dental. Tapos yung pagsa dental po, malaking tulong po ito dito sa Barangay Guyoden. Kasi po pag magpabunot pa po kami ng ipin, pupunta po kami ng bayan. Ang dami pong pasahi sa bayan, tapos ang mahal pa pag sa private. Maraming salamat po dahil malaking tulong po ito sa Barangay Guyoden. Sana po hindi po kayo magsawa na tumulong. Sa pangwakas, patunay ang aktibidad na ito na hindi lamang sa pangangaral ng ebanghelyo nagagamit ang talento ng mga Kristiyano, kundi pati na rin sa pangkalusugan. Sa pamamagitan ng health ministry, naabot nila ang marami at naramdaman ng mga tao ang pagmamahal ng Diyos. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Marjorie Arisgado, nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Marcy Gamaro Eliseo at ito ang Hope Today NPUC News.